So guys, pag-usapan natin ngayon yung mga international student na pumupunta sa Canada. Hindi lang mga Pilipino, hindi ibang lahi pa. Grabe. Pagdating pa lang sa airport, ang dami nila. So pagdating nila rito, nahihirapan sila. Ano naman talaga eh. Kahit mga independent immigrant, nahihirapan sa una. Ang struggle ka. Ngayon, kung international student ka, kailangan marami kang dalang pera. Kailangan milyonaryo ka sa Pilipinas. Marami kang dalang pera dahil cost of living ngayon dito sa Canada, lalo na sa Toronto, Vancouver at sa Alberta. Napakahirap ang mahal ng renta ng mga apartment. Mahal ang mga bilihin. Di lang naman dito, kahit sa ang bansa, kahit sa Pilipinas. Ang mahal ng bilihin din sa Pilipinas, di ba? Sabi nga nung 64 pesos eh, buhay ka na. Kilo lang ng bigas, 50 pesos na, di ba? Sabi noon, NEDA. Napanood ko lang naman sa balita yun. Ewan ko, fake news yun, no? Totoo yun. So, usapan buhay Canada, guys. So, mahirap ang buhay sa Canada. Mahirap kang maghanap ng trabaho. So, maraming, walang trabaho ngayon dito. Yung mga napapanood nyo sa TikTok, sa YouTube, na ganito ang... Pagdating nyo sa Canada, ini-expect nyo na makakahanap agad kayo ng trabaho. Yung ibang vlogger kasi, for the views lang eh, makahakot ng viewers eh. Nag-upload sila ng hihikayat na mag-Canada na kayo. Ganito. Yung iba, ang ginagawa ng iba, madali ang international student pathway, basta may pera ka. Yung walang pera, let's say yung di naman mayaman, katulad ng isang kababayan natin na balita sa Omni News na napanood ko. Nag-retire siya sa Pilipinas, tapos yung retirement money niya, pati yung bahay niya, binenta niya, nag-international student, pagdating dito, nahirapan, bumalik ng Pilipinas. Ayun lang napanood ko sa Omni News, ha, yung kababayan natin na nag-try na mag-Canada through international student pathway. So yung iba marami, may foreign worker eh. Tsaka natin datapik yung foreign worker. At yung mga nagko-cross country, katulad ng pinsan ko, nag-cross country galing ng Czech Republic. Nag-agency, yung agency IPAMS. Pagdating niya rito, nahirapan siya, nagsisi siya. So, marami nagsisisi guys na mga international student. Mabalik tayo sa international student. Muupa sila ng one bedroom, ang dami nila ron. Sa isang one bedroom, siksikan sila para silang sardinas daw. Tapos, washroom, hintay mo pa yung matapos tumahay yung isa. Di ba? Iruwi mo yung mga nagpapaupa ng bahay sa mga international student. Tubong lugaw. So nagtitiis yung ibang international student, mga tipid lang eh. Yan ang base sa aking kaalaman. Sa mga na-experience at mga nagsishare na international student na vlogger na yung iba nagpapa-interview pa sa Omni News Ontario or Toronto, Omni News Toronto. Ayun, napapanood nyo siguro yun. Kung try nyo mag-search kayo sa YouTube yung mga ibang vlogger nagsasabi ng katotohanan na mahirap ang buhay sa Canada.
Yung mga napapanood nyo na ibang vlogger, hindi naman sa sinisiraan. Nangihikayat lang yun ng mga views tsaka follower. Nasabi na mag-Canada na kayo. Hindi madali ang buhay sa Canada. Kahit sa Pilipinas din, hindi madali. Kahit noon pa, nasa Pilipinas ako eh. Ang hirap ng buhay sa Pilipinas. Kasi nga, yung mga politiko, kurap eh. Pero, ang hirap, mas mahirap ang buhay sa Canada kasi, lalo na, haharapin mo yung winter, ang lamig, sobrang lamig, bago-bago ng weather, katulad yan, maaraw, umulan na naman, oh. Siya nga pala, nandito tayo sa loob ng car, no? Itong car na to, ay, hindi ko nabili ng cash, utang lang, ngayon, nagsasabi ako ng totoo. Babayad tayo ng car insurance, maraming bayarin. So pag may car ka, medyo nakakaangat-angat ka na. Nakakaangat-angat ka na sa bayarin. So ang mahal ng bahay ngayon dito sa Toronto guys, isa pa rin yan. High cost of living dito sa Toronto, Ontario. So yung mga international student, dumidiskarte na lang eh. Pumupunta sa mga food bank eh, kasi may libreng ano, pagkain eh, sa food bank, yan. Tapos yung iba, walang trabaho. Kung ano-anong ano, sa Facebook group, mayroon nun silang group niyan eh. Talagang nagmamakaawa, makapagtrabaho lang yung asawa nila. Mayroon mo tuition fee ng international student eh. Ito, sa pagkakaalam ko, 20,000 ha. Ayan, isang semester. So grabe, kailangan milyonaryo ka pala pag international student ka. Yung iba, pupunta rito international student eh. Di naman sa minamalit eh. Di pala sila milyonaryo, yung ipon nila. Yung retirement money, yung nakuha sa kumpanyang inalisa nila sa Pilipinas, ginagamit nila papuntang Canada, pagdating dito, nagsisisi. Kaya bago kayo mag-Canada, mag-research muna kayo. At yung tamang research, yung ibang vlogger na nagsasabi ng katotohanan, yan ang tama, yung sinasabi na ganito, mahirap ang buhay, mahirap magsimula sa Canada. Kahit saan bansa naman eh. Ako sinasabi ko yung totoo. Ayan ang ano ko,